usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan. Sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. 99.0 Prime Radio Cotabato. EXJC Voice FM. Hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat. Masusing pag-uusisa at malang sa pag-aaral ang napalikan ni Ikinapok sa DXJC at 99.0 Voice FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng lusog ng Cotabato at ibang lugar na dapat niyong malaman. Voice FM na balita. Isayas po ang ating orasan, ang oras sa himpilang DXJC 99.0 Voice FM. May ganap na pong 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga. At narito na ang mga nagbabagang Voice FM balita sa araw na ito ng Biyernes, June 10, 2016 at 5 naman sa buwan ng Ramadan 1437 Hijri. Sa ngalan ng aking kagapay sa technical side, si Voice 39, Ebs Abang. Ako naman po si Voice 132, Alid Alfonso, ang inyo pong tagapagbalita. Sa ulo ng ating mainit na balitang probinsya, German ng Peace and Order sa North Cotabato tinutukan ang labanan ng 2 Moro fronts sa Matalam. Sa iba pang balita, 187 milyong pisong proyekto sa nasirang grandstand sa MNLF attack sa Zamboanga at tapusin sa Disyembre. At Zamboanga Mayor Climaco pinaiimbestigahan muli sa Bureau of Customs ang 1,000 missing smuggled sugars. At ang ulo naman ng ating balitang pambansa, pagsuporta sa extrajudicial killings ni Duterte, kinundin na ng United Nations Chief. Ragdagan pa rin ulo ng ating balitang pambansa, mga witness na nasa WPP ng DOJ, malayang makalabas. Oras na maupo sa pwesto si Duterte. Samantala, PNP handang dagdagan ang security escort ng incoming PNP chief. Sa iba pang dako ng ating balitang pambansa, 81 huli sa gunban sa Cagayan Valley. At Chad, binatikos ng grupo ng mga estudyante dahil sa college tuition hike. Balita naman natin sa Baybayong Dagat, Hillary Clinton inendorso ni President Obama. At sa ating ulo ng balitang pampalakasan, Warriors inamin na masyadong nagpakapante sa Game 3 ng Finals.
Oras po natin mga Bangsa Moro, 6 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng Alvalag Foundation. At live din po tayong napapanood via YouTube live streaming. I-type at search lamang ang Voice FM Cotabato 2016 o di kaya ay ang Mapya Mapita Bangsa Moro. Samantala, narito na ang ibibigay na report ni Voice 42, Ersad Abdulatif, Chairman ng Peace and Order sa North Cotabato. Tinutukan ang labanan ng dalawang Moro fronts sa Matalam. Yan ang ibabahaging balita ni Voice 42, Ersad Abdulatif. Yes, Voice 42, sa iyong report. Yes, maraming salamat at magandang umaga, Brad. Ayan na, Mapya-Mapita Bangsa Moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumagawa na ng hatbang ang pamunuan ni North Cotabato Board Member Muhammad Kiling Antaw na siyang rin chairman ng Fish and Order ng Lalawigan Katunod na atensyon sa pagitan ng dalawang Morocon sa bayan ng Matalam. Sa panayam kay Board Member Antaw, sinabi nito na sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang magiging aksyon na ng lokal na pamahalaan ng bayan. Ang nasabing gulo ay una na rin na-atsyunan ng pamahalaan ng lalawigan ilang taon na nakakalipas. Ngunit ipinapapayapa ang magkabilang grupo na dahilan upang muli naman itong sumiklab na nagpalikas naman ng libo-libong mga residente sa tatlong mga prangay ng sakop ng Matalam. Sa mga residente ng Lohikas ay namatay. Dalawa na ay pinan. Ito ay mga matatanda na dahil ng matinding komplikasyon na sa init na nararanasan o nararamdaman nila sa evacuation center. May apila din ng opisyal sa mga nagpursa na sana ay restituhin at damhin ang kahalagaan ng buwan ng Ramadan at sana ay itipigil na ang tensyon na sa nasabing lalawigan. Yan ang ating nakalap na report mula dito sa ating kinalalagyan. Ito ang inyong voice for two para sa Bangsa Moro. Salam. Balitang Probinsya. Samantala, sa iba pang dako ng ating mga maiinit na balitang probinsya, 187 milyong pisong proyekto sa nasirang grandstand sa MNLF atak sa Jambuanga at tatapusin sa Disyembre. Inaasahang matatapos sa buwan ng Disyembre ang 187 milyong pisong halaga ng proyekto na inilaan ng national government para maayos muli ang grandstand sa Jambuanga City na nasira matapos magsilbing pinakamalaking evacuation center ng mga internally displaced persons o IP o IDPs. Sa pag-atake ng mga rebelding Moro National Liberation Front taong 2013, ayon kay Jambuanga City Mayor Maria Isabel Climaco, nagsimula ang naturang proyekto sa unang linggo ng buwan ng Abril kung saan binigyan ng 10 buwan ang private contractor sa pangangasiwa na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office para tapusin ang nasabing proyekto. Ang grandstand ng Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex na nasa Artilima Boulevard ay ang kauna-unahang o ang unang malaking evacuation center na naging sentro ng libo-libong mga residente na naapektuhan ng Jambuanga siege. Simula September 9, 2013, agunang araw na nagsimula ang pag-atake ng MNLF sa lungsod noon lamang buwan ng Hulyo ng nakarang taon, isinara ang grandstand nang makumpleto na ang paglipat ng mga IDPs sa mga
transitory sites sa lungsod. Dahil sa tagal ng pananatili ng mga evacuees ay nasira na ang grandstand at kailangan ng major repair, kaya naglaan ng malaking pondo ang national government. Inihayag ng alkalde na ang inaasahang pagbubukas muli ng grandstand sa lungsod ay isang magandang balita, lalo na para sa mga atleta nang doon nag-ensayo. Oras po natin 11:01 magkalipas ang 7 ng umaga. Samantala, Jambuanga Mayor Climaco, pinaiimbestigahan muli sa Bureau of Customs ang 1,000 missing smuggled sugars. Kinihiling pa rin ni Jambuanga City Mayor Maria Isabel Climaco na magsagawa muli ng masusing investigasyon ang Central Office ng Bureau of Customs o BOC ukol sa 10,000 sako ng mga imported sugar noong nakaraang taon. Ito ang dahilan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin kontento ang alkalde sa inilabas na resulta ng BOC sa kanilang unang investigasyon ukol sa nasabing pangyayari kung saan wala pang malinaw na report kung sino talaga ang mastermind sa pagkawala ng mga smuggled sugar. Naging mainit ang isyo sa pagkawala ng mahigit 1,000 sako ng mga imported sugar na nakalagay sa 2 truck sa bodega nang tanggapan ng BOC sa Jambuanga City ilang araw lamang bago nakumpiskan ng mga otoridad. Ayon sa alkalde, base sa resulta ng unang investigasyon ng Central Office ng BOC, isang lady employee na hindi muna pinangalanan ang itinuturong responsable sa pagkawala ng mga asukal. Maliban dito ay wala ng ibang isinangkot sa kaso. Sinabi ni Climaco na hindi maaaring isa lamang ang dapat managot sa pangyayari, lalo na at simpleng empleyado ang nasabing lady employee. Nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng City Legal Office sa nasabing insidente dahil importante umano na malaman kung sino talaga ang may pakanas sa pagkawala ng mga asukal. Samantala, naniniwala rin si Climaco na dapat magsagawa rin ng revamp sa Customs Jambuanga City kung hindi na kayang gampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin, lalo na para resolbahin ang problema sa smuggling. Pero nilinaw naman ito na wala sa kanyang kakayahan para gawin ito dahil nakabase ang desisyon sa Central Office ng Bureau of Customs. Oras po natin mga Bangsamoro, 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga at muli pong magbabalik ang maiinit na Voice FM balita. At sa ating pagbabalik, atin lang matutunghayan ang mga balitang ating itatampok sa balitang pambansa. Narito muna ang ilang mga mahalagang paalala. The new voice of Cotabato. Tara na, mabuti nang maaga tayo sa presinto para makaboto tayo agad. May mga armado daw kasi nakita ang mga kabarangay natin pumasok sa lugar. Baka pwedeng huwag na muna tayong bumoto ngayon, anak. Wala namang mawawala, di ba? Obligasyon po ninyo na makapili ng karapat-dapat na leader para sa aming kinabukasan. Isa pa, nandiyan ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kasama ang Maguindanao Peace Advocates para masiguro ang kaayusan sa halalan. Ang pagboto ay hindi lang natin karapatan, kundi ito ay obligasyon. Maging mapagmatsyag sa anumang karahasan, tumawag sa PNP Maguindanao Hotline 0917-323-1917.
SOSEF Future Manpower Agency Incorporated, napaka-nasisita silang sa mga babae, amyog ng kalbog sa domestic helper, babysitter, and do house cook alo sa Kuwait. Libre ka bang altas tamang sa kapag-passport sa Cotabato? Libre pagdulugan ang do kapag-gan sa Cotabato, Davao, tamang sa Manila? Libre final medical sa Davao, ang do seminar training? Libre transportation ng ganat sa Cotabato, tamang sa Manila? Dalay pagkulang ilan loon, kanusukay ng mga aplikante ang do dala placement fee. So, opisina ng SOSEF Future Manpower Agency na siya numatun sa Alnor Commercial Complex, Floor No. 3, Second Floor, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Upang makadang mga idyan, no? Na mapakay, akamonta ka no sa cellphone numbers 0905-867-69-359 at o ka 0939-341-120. The new voice of Cotabato. Balitang pambansa. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7 ng umaga at tuloy-tuloy tayo sa ating mga maiinit na balitang pambansa. Pagsuporta sa extrajudicial killings ni Duterte, kinundinar ng UN Chief. Mismong si United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang nagpahayag ng pagkondena sa mistulang pagsuporta ni incoming President Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings at sa pagpatay sa mga media sa Pilipinas. Ang komento ng Secretary General ng United Nations ang isa sa kauna-unahang puna ng isang world leaders sa mga binibitiwang pahayag ng susunod na presidente ng bansa. Sa kanyang mensaheng nakapost sa UN website, inihayag dito na illegal at paglabag sa karapatan at kalayaan ang extrajudicial execution sa kahit anumang bansa. Ang mga naturang pahayag anya ay nakakabahala lalo't hindi pa rin napipigilan ang mga insidente ng karanasan kontra sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Una rito, matatanda ang pinagmumura ni Duterte ang United Nations dahil sa pakikialam nito sa Pilipinas kahit hindi umano nito maresolba ang mga problema sa ibang bahagi ng mundo. Karagdagan pa rin balitang pambansa, mga witness na nasa WPP ng DOJ, malayang makalabas oras na maupo sa pwesto si Duterte. Malayang makalalabas ang mga witness na nasa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ito ay kung pakiramdam nila ay hindi na sila ligtas sa pagpasok ng administrasyon ni incoming President Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Emmanuel Caparas, voluntary ang pagpasok ng mga witness sa WPP, kung kaya voluntary rin na ang paglabas nila. Nabatid na ilang witness laban sa mga kaso ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang natatakot na umano sa pag-upo ni Duterte. Una nang sinabi ni Duterte na handa siyang palayain na si Arroyo na ngayon ay naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder. Bukod dito, nangangamba rin ang ilang witness, lalo't napili ni Duterte si dating Armed Forces of the Philippine Chief of Staff Hermogenes Esperon, dating close ni Arroyo, na maging National Security Advisor. Samantala, PNP handang dagdagan ang security escort ng incoming PNP chief. Nakahandang magbigay ng karagdagang security escort ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP para kay incoming PNP chief Ronald De La Rosa. Ito ay sa harap na rin ng
naging ang pagbabanta ng mga drug lords sa loob ng Bilibid na magbibigay sila ng 50 milyong reward sa bawat ulo ni De La Rosa at President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, may kapangyarihan ang susunod na PNP chief na magpadagdag ng security. Tungkulin anya ng PNP na protektahan ang bawat mamamayan, lalo pa ang kanilang hepe at ang Pangulo ng Pilipinas. Pagbibigay diin ni De La Rosa na hindi siya natatakot sa banta ng mga drug lord at handa siyang mamatay. Kahit anya isang batalyon pa ang italagang security sa kanya, kung oras na raw niya, talaga ay hindi na niya ito matatakasan. Aminado si De La Rosa na naka-alerto siya lagi sakaling may masamang mangyari sa kanya. Oras po natin 21 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Abangan sa ating susunod na ibabahaging balita, 81 huli sa gun ban sa Cagayan Valley. Alamin ang kabuuang detalye ng sabing balita makalipas ang ilang mga patalastas. The new voice of Cotabato. YMJ Printing Press, magumpal silang sa tarpaulin printing, signage, billboard, stickers, t-shirt printing, mag printing, button, pin, PVC ID at toka plastic ID, calendar, souvenir program, yearbook, brochure, magazines, resibo, calling card at toka business card, certificate, poster and banner, keychain, risograph, Xerox, ID sling at toka digital sling and ID lamination. Contact anon sa cellphone number 0995293947 telephone number 0645522994. So YMJ Printing Press, nayalon ba manihala na si Mr. Yakub M. Tahir, siya numaton sa kanto ng Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao. YMJ Printing Press, kasaligan ang bumapian. So siya visioning. Voice FM, the new voice of Cotabato. Oras po natin 22 minuto makalipas ang 7 ng umaga at tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Samantara, live po tayong napapanood via YouTube live streaming sa pamamagitan ng YouTube. I-type at search lamang ang Voice FM Cotabato 2016 o di kaya ay ang Mapia Mapita Bangsamoro. Karagdagan pa rin mga nagbabagang balitang pambansa, 81 huli sa gun ban sa Cagayan Valley. Sa pahayag ni Police Superintendent Chevalier Iringa ng Police Regional Office No. 2, ang Cagayan ang may pinakamataas na bilang ng gun ban violators na umabot sa 38, sinundan nito ng Isabela na may 18, 13 naman sa Santiago City, 11 sa Nueva Vizcaya, 2 sa Quirino at 0 violator naman sa Batanes. Sa kabuuan, 79 na armas na nakumpiska, pinakamarami ang pistola na may 30 bilang, 23 revolver, 8 naman ang caliber 22 revolver, 4 na shotguns, 10 rifles, 4 na gun replicas, 2 pampasabog, mga bala at 9 na deadly weapons. Base sa ulat ng mga provincial command mula sa Cagayan Valley PNP, 58 sa mga nasakote ay naharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code and Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act, habang ang mga ilan ay kasalukuyang inihahanda ang kaukulang nga kaso. Ayon pa kay Iringan, magpapatuloy ang operasyon ng pulisa sa rehiyon kahit na tapos na ang election period para tuluyang mawalis ang mga nagdadala ng mga armas na walang kaukulang papeles.
Samantala, Chad, binatikos ng grupo ng mga estudyante dahil sa college tuition hike. Tinuligsan ng League of Filipino Students o LFS ang mga pag-aproba ng Commission on Higher Education o CHED sa pagtaas ng halaga ng matrikula ng mahigit 300 kolehiyo at universidad sa bansa. Ayon kay LFS Secretary General Aris Gupit, walang katuwiran ang pagtaas ng tuitions sabay panawagan sa pagbasura sa iba pang singilin ng mga paralan na anya ay napakamahal at kaduda-duda. Binanggit dito na base sa datos na rin ng CHED, ang average na naging pagtaas sa tuition sa kolehiyo ay 43.39 pesos per unit, samantalang ang ibang school fees naman ay tumaas hanggang sa 115 pesos and 58 centavos. Pinansin pa nito na sa pamumuno ng administrasyon ni Ninoy Aquino, dumoble ang average tuition rate sa bansa ng 30,000 pesos to 50,000 pesos noong 2010 ay naging 60,000 hanggang 100,000 pesos noong nakarang taon. Ipinaalala ni Gupit na ang CHED ay may kapangyarihan na limitahan o i-regulate ang tuition at iba pang singilin sa mga pribadong universidad at kolehiyo. Oras po natin, 26 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Uli pong magbabalik ang Voice FM Balita makalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala. At sa ating pagbabalik, muli nating matutunghayan ang mga may init na balitang ating itatampok sa Balita sa Bayong Dagat, gayon din ang balitang pampalakasan. Narito muna ang mga patalastas. The new voice of Cotabato. Suara Al-Nur sa kaum-sakaum sa Ramadan 1437 Hijri, the voice of Al-Nur and welcoming the holy month of Ramadan. Makinago uman magabi gamanan sa alas 8 imedya taman sa alas 10 imedya sa magabi siya sa DXJC 99.0 Voice FM. Makinag-usaba sa mga international kari ataw ka pababatya sa Quran, Muhadara Islamiya, Quranic Competition. Aljan Competition kanong mga wata ay Yanin Lagun na 5 taman sa 10 Lagun. Adambun mga bazar ataw ka Ramadan Fair kanong niya pa apakaragyan. So live programa na siya gabaton sa Al-Nur Complex, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Suara Al-Nur sa kaum-kaum sa Ramadan. Voice FM, the new voice of Cotabato. Balita sa Ibayong Dagat. Oras po natin 28 minuto makalipas ang 7 ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Jamiat Cotabato. Narito na ang ating balita sa Ibayong Dagat. Hillary Clinton inindorso ni President Obama. Si Hillary Clinton ang inindorso ni U.S. President Barack Obama sa U.S. presidential race. Ang desisyon ni Obama ay inihayag nito sa isang video message na inilabas ni Clinton sa kanyang Facebook page. Kasabay ng pag-endorso sa pagkapangulo, hinikayat din ni Obama ang lahat ng mga Democrats na magkaisa sa pagboto sa kanilang presumptive nominee upang hindi makalusot si Donald Trump na kandidato ng kalabang Republican Party. Gid nito, masyadong malaki ang nakataya sa halalan kaya dapat na isantabi na muna ang pagkakawatak-watak upang maipanalo ang Democrats o nang Democrats ang election sa Nobyembre. Una rito, nakipag-usap muna si Vermont Senator Bernie Sanders na
kalaban ni Clinton sa paghahanap ng nominasyon bilang Democratic Party nominee kay Obama. Bagamat hindi inendorso si Clinton, nangako si Sanders na makikipagtulungan sa kanilang partido upang matiyak na hindi mananalo sa eleksyon si Donald Trump. Balitang pampalakasan. Sa atin na bang balitang pampalakasan, Warriors inamin na masyadong nagpakapante sa Game 3 ng Finals. Masyadong nagpakapante umano ang Golden State Warriors kaya natalo sa Game 3 ng NBA Finals kontra Cleveland Cavaliers. Ayon kay Warriors forward Draymond Green, sa opening quarter pa lang ay kagad ng umarangkadang Cleveland na punong-puno raw ng sense of desperation habang sila naman umano ay tila nagliwalyo lamang. Agresibong depensa rin ang obserbasyon ni Stephen Curry sa panalo ng Cavaliers. Inami rin ni Curry na wala siyang masyadong ginawa para mapigilan ang pagpapakitang gilas ng Cleveland. Lalong-lalo na raw sa first quarter kung saan uminit ng husto si NBA superstar LeBron James at star point guard na si Kyrie Irving. Samantala kung si Thompson naman ang maglalarawan sa Cavaliers, mas gutom raw sa panalo ang kalabang koponan kumpara sa kanila. Kailangan daw ng Warriors na tapatan sa susunod na laro ang energy ng Cavaliers para makuha ang isang o isa pang panalo sa serye ng kasalukuyang 2-1 na pabor sa defending champion. Sa baluarte pa rin ng Cavaliers, isasagawa ang susunod na laro sa darating na Sabado. Mga Bangsamoro, muli po nating balikan ang mga ating itinampok na mga nagbabagang Voice FM balita at sa naging ulo ng ating balitang probinsya. Chairman ng Peace and Orders North Cotabato, tinutukan ang labanan ng dalawang Moro fronts sa Matalam. At 187 milyong proyekto na o sa nasirang grandstand sa MNLF attack sa Jambuanga tatapusin sa Disyembre. Samantala, Jambuanga Mayor Clibaco pinapaimbestigahan muli sa Bureau of Customs ang 1,000 missing smuggled sugars. Sa ulo naman ng ating ibinahaging balitang pambansa, pagsuporta sa extrajudicial killings ni Duterte, kinundinan ng UN chief at mga witness na nasa WPP ng DOJ, malayang makalabas oras na maupo sa pwesto si Duterte. PNP handang dagdagan ng security escort ng incoming PNP chief. At 81 huli sa gun ban sa Cagayan Valley. Samantala, Jed, binatikos ng grupo ng mga estudyante dahil sa college tuition hike. Sa atin namang balita sa Ibayong Dagat, Hillary Clinton inindorso ni President Obama. At ang ating balitang pampalakasan, Warriors inamin na masyadong nagpakampante sa Game 3 ng Finals. Okay.
Yan po mga pangsamoro ang kabuwag detalye ng mga nagbabagang Voice FM balita na ating itinambog ngayong araw ng Biyernes, ikasampu sa buwan ng Hunyo, 2016 at ikalimang araw naman sa buwan ng Ramadan, 1437 Hijri. Sa ngalan ng aking nakagapay sa technical side, Voice 39 Ebs Abang. Ako naman po si Tu Alid Alfonso, Voice 13, ang inyo pong tagapaghatid balita. Abangan ang pagpapatuloy ng ating News and Public Affairs Program. Inyong napakinggan ang balitang itinampok sa DXJC 99.0 Voice FM. Hanggang sa susunod na araw sa ganitong oras. Wassalam. The new voice of Cotabato. Oras po natin mga pangsamuro, 36 na minuto makalipas ang 7 ng umaga at muli pong nagbabalik ang unang bahagi ng ating special na programa ngayong buwan ng Ramadan at ngayon ay araw ng Biyernes. Gamat sa guna mga pangsamuro. Ika, lima guidance sa kanong kapadigil tano, kanong kapabwasa tano, kanong ulan-ulan na barakat, nyabas sa holy month of Ramadan. Siyempre, ako pa rin po ang inyong habang lingkod dito sa Voice FM, si kasamang Tu Alid Alfonso at kaagapay pa rin natin hanggang sa ngayon ang fresh na fresh, bagong ligong si Voice 39, Ebs Abang. At siyempre pa mga kababayan, mga kabangsamoro, sa bahaging ito ay atin pong tanggapin ang mga reports ng ating mga kasamahan. Upang nang sa ganon ay malaman natin ang nangyari sa nakalipas na 24 oras dito sa lungsod ng Cotabato at maging sa Karatig bayan nito. Ready na rin ang ating mga voice field reporters na magbigay ng kanilang mga reports. Samantala, binabati rin natin yung ating mga tagapakinig dyan sa may Darapanan, Sultan Kudrat Maguindanao, particular 20 dyan sa MILF camp. Darapanan, alam po namin na nakikinig daw sila sa mga oras na ito dito sa Voice FM 99.0 dito sa ating programang News and Public Affairs. At syempre pa, binabati rin natin yung ating mga security guards na mga kaibigan, dyan sa Alnur Complex na talagang namang napakasisipag nito dahil laging sinasaalang-alang ang kapakanan ng seguridad ng ating mga kababayang pumupunta dyan sa programa, lalo't kapag gabi dahil tuloy-tuloy pa rin dyan yung programa ng Alnur, yung pong swara no Alnur, sakaw-sakaw kanu Ramadan, the voice of Alnur and welcoming the holy month of Ramadan 1437 Hijri. Tuwing gabi po yan, alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng gabi,
at live din pong napapakinggan dito ho sa ating himpilan. At sa lahat na po ng ating mga kababayan na naka-tune in dito sa ating programa, maraming salamat po at Ramadan Al Mubarak po sa inyong lahat. Samantala, mga kababayan, nasa linya na ng ating komunikasyon, ito pong ating kasamang si Voice 29 at bilon sa kanyang ibabahaging report, DepEd Cotabato City Division, magkakaroon ngayon, ngayong araw ng Islamic Symposium. Nako, maganda to. Yes, Voice 29 at bilon, i-voice muna yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapiyamapita Bangsamoro. Ngayong araw ay gaganapin ang Islamic Symposium kung saan taon-taong ginagawa ng DepEd Cotabato City Division tuwing araw ng Biyernes. Ginaganap conference hall ng Division of Cotabato City. Ang Islamic Symposium ay pangungunahan ng Cotabato City Division Teachers and Employees Association, samahan ng mga mananampalatayang gurong Muslim, punong guru at mga manggagawa ng sangay o division, at na rin ang sangay ng Alive. Ang layunin ng naturang simposyum ay upang mapalakas, mapagtibay ang pagkakapatiran, pagkakasundo at pagkakaunawaan, mapalakas ang kaalaman sa mga kautusan sa Islam, upang malaban din nila ang kadahilanan o sanhin ang pagkakaroon ng tanghidan na maliban sa kagagawa ng tao, ang may kaugnayan din sa pagsuway sa Allah at sa mga kautusan nito. Ang naturang simposyum ay buong sinusuportahan ng Schools Division Superintendent Dr. Concepcion Balawag Alhadsa. Kasama din niya ang Balik Islam na Assistant Superintendent sa katauhan ni Edgar Sumapal Alhads. Ang unang araw ng Biyernes na buwan ng Ramadan, ang unang lecturer umuhadir ay si Sheikh Marhan Burhan, kanyang matatalakay ang sala o sambayang. Magkakaroon din ng open forum upang lalong maunawaan ang tinalakay na paksa. Yan ang ating nakuha ang balita. Ako si Voice 29 para sa Mapiyamapita Bangsamoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat Voice 29 at Abilon sa iyong napagagandang report dahil magsasagawa sa kauna-unahang pagkakataon ngayong Holy Month of Ramadan. Ngayong 1437 Hijri, ito hong DepEd. Ito pong Department of Education Cotabato City Division. Ayon ho sa binahaging report nitong ating kasamang si Voice 29 ay magsasagawa ngayong araw ng Islamic Symposium kaugnay ng pag-obserba po natin ng Holy Month of Ramadan sa ating mga kapatid na mga mananampalatayang Muslim. Samantala, sa iba pang dako ng ating mga balitang itatampok ngayong oras na ito ay magbibigay ng report ito hong ating kasamang si Voice 31 Badron Dalimbang kaugnay ng planta ng kuryenteng ipapatayo umano ng autonomous region o sa autonomous region in Muslim Mindanao. Tanggapin po natin ang kabuuang detalye ng nasabing balita, planta ng kuryente ipapatayo sa autonomous region in Muslim Mindanao na ibabahagi sa atin ni Voice 31 Badron Dalimbag. Yes, Voice 31, i-voice muna yan. Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiyamapita Bangsamoro. Inaasahang magliliwanag na bukas para sa buong autonomous region in Muslim Mindanao para ang maglagdaan na ang ARMM government at ang higanting kumpanya ng SMC Global Power Corporation. Kamakailan sa araw ng Linggo, nilagdaan ni San Miguel Corporation Head Ramon Ang at ARMM Governor Mujib Hataman ang isang memorandum of agreement na naglalayon na maipsan ang problema sa supply ng kuryente
limang lalawigan ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga power plants. Kaugnay nito, lubos na ang pasasalamat ni Governor Hataman sa tiwala ng SMC na paglagakan ng negosyo ang rehiyon. Maliban sa pagkakaroon ng malakas na supply ng kuryente, higing malaking tulong ani ito lalo na para sa pagpapalakas ng sewage at rubber industry sa ARMM, dagdag ni Governor Hataman. Talukuyan na pinag-aaralan naman kung saan ilalagay ang mga plantang ipapatayo, aarihan niyang sa mainland o sa island provinces. Itinuturing namang napakalaking regalong natanggap ng mga taga-ARMM ang MOU signing kamakailan kasabay ng pag-oobserba ng banal na buwan ng Ramadan. Yan ang aking nakalat na balita mula dito sa aking kinalalagyan. Ako si Voice 31, nag-uulat para sa Mapya Mapita Bangsamoro. Wassalam. Maraming salamat, Voice 31, Badron Dalimbang. Napakagandang balita sa ating mga kababayang nakatira sa Western Mindanao na sako po ng probinsya o sako po ng Autonomous Region and Muslim Mindanao, na kung saan ay doon ho planong ipatayo ito hong kuryente, power supply o planta ng kuryente sa island provinces. Di ho natin alam kung sa Suluma, sa Tawi-Tawi, o di kaya ay sa Basilan, ha? Well, alam po natin na talagang nangangailangan ng supply ng kuryente, ha? Dagdag na supply ng kuryente ito pong ating mga nabanggit na mga probinsya dahil napuntahan na ho natin ito sa ibaba ho nating mga activity. Ano ho, ito pong probinsya ng Tawi-Tawi, probinsya ng Sulu, at gayon din siyempre ito hong sa Basilan. Talagang pahirapan po yung ating mga kababayan in terms of having their power supply, ha? Dahil solar po yung pong kanilang ginagamit. Samantalang ating oras, 47 minuto makalipas po ang ikapito ng umaga. At tanggapin naman natin ang ulat ni Voice 37. Mga international group nagpulong upang matulungang isulong ang implementasyon ng Comprehensive Capacity Development Project. Itong tinatawag na CCDP. Ha? Yan ho ay ibibigay sa atin ni Voice 37 Al Parrujo. Samantala, abangan din ang iba pang mga ulat ng ating mga kasamahan tulad nila Voice 11 at ganyan din siyempre si kasamang 19 at baka ready na rin si Voice 20 Mike Baragier para nang sa ganun ay malaman natin ang operasyon ng lansangan ng lungsod ng Cotabato sa kanyang traffic situational report. Narito na si Voice 37 sa kanyang report. Yes, Voice 37, i-voice mo na yan. Maraming salamat sa kanan po. Magandang umaga, Mapya Mapita. Assalamu alaikum. Isang aktibidad na dinaluhan ng ilan sa mga international group tulad ng UNHCR, UNCAR, International Monitoring Team, Save the Children, BTC, OPAP, Social Economic Office, LGUs, MILF, at iba pang stakeholders ang nasabing aktibidad. Ayon kay Chayka Katapusto Graduate Service Head and Chief Leader Daing Ruti Ulchitay, isinusulong ng Chayka ang implementasyon ng Comprehensive Capacity Development Project
para sa Bayo Samoro. Kaya lang bibigay ng comprehensive task to develop upang tinulal ang Bantanoy people para sa Bantanoy government at sa panahon ng transition period. Pumitigan niya ang chapter na tuloy sa kalagitan ng iba't ibang programa at proyekto na tinutugan sa pangangal ng mga komunidad. Sabihan naman sa mga resulta ng survey ang mga ipinaabot na iaasahan ng komunidad tulad ng construction ng basic infrastructure at facilities, pagkatatag sa kalidad ng edukasyon, short scholarship at advanced education, training opportunities upang makalikha ng marami pang Baltimore professional para pagkain ang potential high value product tulad ng kape at abaka sa pamamagitan ng technical at financial support at tulaga sa pamamagitan ng pagpapatupad ng strategic plan at intervention base sa lugar na nasurvey. Naniniwala ang Chayka na matatamit ang kapitan. Ang ating report mga dito sa aking kinarurunan, ako si Voice 37 Al Parugso, nagpulat para sa Latia Mapita, Bangsamoro. Maraming salamat kasamang Voice 37 Al Parugso. Yung ibinahaging report sa ating mga kababayan kaugnay ng ginawa ng JICA, Bangsamoro Transition Commission at iba pa hong ahensya sa proyektong Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro. Samantala, 51 minuto makalipas ang ikapito ng umaga at atin ang tanggapin ang report mismo ni Voice 19 sa kanyang Public Market Report. Market Live Report. Yes, Voice 19, ating alamin kung kumusta na ang presyo ng mga pangunahing produkto na binibenta dyan ho sa Mega Market. Voice 19, kumusta na? Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang umaga po sa ating mga ginang ng tahanan, ang mga palingkero at palikero. Ano ba 'yon? Mga palingkera at palike. Palingke ngayong umagang ito, dato to. Talaga ha. Mukhang tutulog-tulog ka pa, Voice 19. Baka hindi ka ganong tumulog kagabi. 'Yun nga eh. Dato to. Nasa right section tayo ngayon na nasa pamilyang bayan tayo ngayon na kung saan ay para bagang hindi maganda ang ating pakiramdam. Pakiramdam. Pero ang ganda naman ng dating ng boses mo dito, Voice 19. Ano ba? Kaya nga lang, hindi medyo nakakaramdam tayo ng hindi mainit sa mainit sa laman dato to. Talaga dahil ayon sa ating mga nalalaman sa ating mga ulama sa pagbibigay din ng nitong ating mga ulama ng kanilang inputs on Ramadan sa ating mga nadaluhang mga symposiums, ito hong Ramadan ay ang ibig sabihin nito ay mainit. Kung kaya hindi na yan nakakapagtataka. Dahil talagang mainit yan. Opo, dato to magsimula na tayo ngayong para ibigay sa kay Babo at kay Papa ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin na ating kinuha dito sa lungsod sa mga para sa namamalingki ngayong umagang ito dato to. So ang banay-banay ay bahagya po itong tumaas dato to pagkat ito ay nasa 46 na ang bawat kilo ng ating banay-banay dato to. So ibig sabihin, dati-dati ito ay nagkakalaga lamang ito ng 45 or di kay 44 at hanggang na umabot ito ng 45. Pero sa ngayon ay nasa 46 na ang bawat kilo ng ating banay-banay. Mm-hmm. Samantala ang 7-tonner dato to ay nasa 45 or nasa 44 na ang bawat kilo. Samantala, ito yung dati-dati ay nasa 40 lamang ang bawat kilo ng ating 7-tonner.
Samantala, ang M1 na may nakatatak na SP, ibig sabihin ito special dato to, no? Special yan. Po ay nagkakalaga lamang ito ng 41 ang bawat kilo. Ang bago ito sa ating pandinig, itong Angelica Rice dato to, ay ito'y nagkakalaga ng 35 o di kaya 39 ang bawat kilo. Ang mixed rice natin ngayon ay nasa 30 ang bawat kilo. Ang burdagol ay nasa 37 ang bawat kilo. Ang bago na rin sa ating paningin o ating pandinig dato to, itong Loningning. Loningning, ang gandang pangaral din. No? Saan magaling yung mga bigas na yan? Mga magagandang, parang magandang pangalan ito ng babae, ano? Loningning. Talagang napakagandang mga pangalan na Angelica at saka Loningning. Loningning na rice dato to. No? Grabe. Ito ay nagkakalaga ng 27. Ay, may kamurahan ito dato to. Hindi niya dinala itong pangalan niya na Loningning na nagkakalaga lamang ito ng 27 ang bawat kilo. So affordable din naman pala Voice 19 yung Angelica at saka itong Loningning. Ang halaga nito dato to. Nasubukan mo na bang lutuin yan, Voice 19? Sa bagay sa ngayon, hindi pa po. Baka sakali atin yung titikman na. Pati-try lang din para ma-aware din yung ating mga kababayan na magandang klaseng bigas din yan kung iyong lulutuin. Pero bumili ka muna dyan na Voice 19 dahil affordable. Para natin sa ating matlang nakikinig kung ano yung lasa ng Loningning na rice. Abot kaya yung presyo eh. Samantala itong NFA, itong National Food Authority natin na rice, dato to, ay nagkakahalaga lamang ng 30 ang bawat kilo. So ibig sabihin hindi ito tumaas, no? Dato to. So Antala, ibig sabihin na 19 ay itong Loningning mas mababa ng konti kumpara sa NFA rice. Opo, mababa ito ng 3 piso dato to. Hindi mo ba naitanong kung saan galing na bigas yan? O di kaya imported rice ba yan? O dito lang din sa ating bansa? Yung Loningning na bigas na yan? Opo, yun ang hindi natin naitanong dato to. Kung saan ba ito nang gagaling dato to, no? Sige lang. Sa Lunes, ha? Ipaano natin ito? Alamin natin kung saan ito nang gagaling. Inshallah. So, ang itong Thailand rice, alam natin itong Thailand, sa Thailand talaga ito. Imported rice yan. Imported rice ito dato to, no? Kasi sa pangalan pa lang, alam na natin na sa ibang bansa itong pinanggagalingan ito. Yan ba yung mabangong bigas? Siguro. Ito yung, ewan ko. Mas maganda rin siguro Voice 19 na bumili ka rin yan. Kahit mga kalating kilo lang para masubukan mo. Ganun ba? Sige, subukan lang natin. Para, ang purpose kasi natin dito ay merong mga choices yung ating mga tagapakinig kung anong klaseng bigas yung kanilang bibilhin. At mas magandang ikaw muna mismo ang bibili at subukan mong lutuin. Para merong dagdag din na impormasyon sa ating mga kababayan. O di kaya ay tayo dito sa Voice FM para masubukan natin. Tama ka dyan. So, yun. Thailand yun, dati to, no? Thailand rice. Thailand rice ay nagkakalaga ng 30 ang bawat kilo. Mantala itong M1 na galing sa Mitsayap, ito'y Mitsayap rice, dati to. Ito ay nagkakalaga lamang ng 36 ang bawat kilo. Ang masipag na itong masipag, M1 light, no? Ay nagkakalaga ng 35 ang bawat kilo. Antala dato to, dinakuha natin ang ating mga karni. Yung karning baka natin ay nasa 250 na ang bawat kilo ng ating laman dato to. Samantala, itong buto ay nasa 150 pa rin ang bawat kilo. Ang papait ng papait, no? Ay nagkakalaga ito ng 100 at ang karning manok natin dato to ay nasa 140 ang bawat kilo. Samantala, itong karning kambing natin dato to ay tumaas ito, no? Tumaas ito ng bahagya kasi dati-dati ito ay nasa 280 ang bawat kilo nito. So dati. Ngayon, magkano ang karning kambing Voice 19? Ngayon dati ito ay pumalo na ito ng 300, no? 300 ang bawat kilo nitong karning baka, o yung karning kambing natin. Mahal din, mahal. Nagmahal siya.
yung nagmahal po. Samantala, yung may ano pala tayo, may karning karabo pala tayo ngayon dato to. Kaya ito magkano, ay... Magkano? Ito ay nagkakalaga ng 240 ang bawat kilo. Ito so, mas mababa compare sa karni ng baka. Itong, parang ganun ng... ngayon dato to. Oh. So, itong ulo ng ating manok na, ito yung mga manok na kung baga sinapsap na siguro, no? Ito ay ang ulo ay nasa, itong ulo po ng ating manok ay nasa 60 ang bawat kilo. Yan yung malimit na niluluto ng ating mga tindero at tindera, barbecue. Ayan, masarap actually yan. Masarap talaga ito dato. Antala, itong paa ay ganun din, nasa 60 ang bawat kilo. Yan yung Adidas ata, Voice 19. Ano-ano po? Adidas bang tawag dyan? Adidas ba yan? Yan yung mga local na lingwaheng ginagamit ng ating mga himili. Hindi ko pa alam. Ngayon ko lang nalaman yan. Mantala, itong atay ng manok ay may kamahalan ay nasa 160 hanggang 200. Aabot ito ng 200 ang atay ng manok natin. Ano ba yun? Dato to. Mantala, ang native na manok, dato to, ay pumapalo na sa 180 ang bawat kilo ng ating native na manok. No? Mahal kasi yung native na manok, Voice 19. Tama nga. Kasi masarap yan eh. Sarap nga. Matigas lang ang laman, dato to, di ba? Dahil okay, organic so, at... sa, ano, sa laman ng ating itong mga yung manok na... Yung broiler, yung puti. Opo, opo. Madalas natin kinakain. Eh, parang napakalambot yan. Ay kumpara mo sa native na manok ay matigas ang ano niyan. Kaya lang kahit matigas 'yan ay masarap, 'di ba? Saka kulang ng wala masyadong chemical 'yan kapag ang ibinigay mong pagkain, yung mga natural lamang yung sa native. Kasi itong sa mga puting manok, yung sinasabing broiler eh siyempre pinapakain mo 'yan ng iba't ibang chemical. Oo. Oh. So dato to dito natin ano puntahan na natin itong mga isdang dagat natin ano. Ang bangus dato to ay nasa kanyang nananatili pa rin sa kanyang presyo na nasa 120 pa rin ang bawat kilo. Ang sari-sari ay nasa 80 na ang bawat kilo. So ibig sabihin dato to ay parang dumadami po ang volume o bumo-volume na ang supply po ng ating mga isda ngayon na Ramadan ano. Kaya hindi po natin nararamdaman ang pagdaas ng mga isdang dagat natin. Sanhi po ng marami po ang supply. Maraming supply. Na dumarating dito sa lungsod. Yun nga. Eh. Galing yan ng General Santos City, Voice 19. Tama nga. Yung iba, lalo-lalong na itong mga ipit-ipit. Dato to ay ito ay makakakuha ka lamang ng 40 or hanggang 50. Masarap na gawing kagikit yan, Voice 19. Tama ka dyan. Napakasarap sabi ni Kaka Bel. Samantala, ang tilapia na imported, na ito yung nanggagaling sa lake, iba't ibang lake ng ating bayan, ay ito ay nagkakalaga ng 100 hanggang 120 ang bawat kilo. Ito yung mga malalaking uri ng ating tilapia dato to. Samantala, ang tayang ay nasa 100 ang bawat kilo, ang pirit ay nasa 100 na rin ang bawat kilo dato to. Samantala, tumako po tayo sa ating yung tabang, no? Yung isdang tabang. Natin. Sa tubig tabang. Opo, sa ilog, ganyan. Tabang, sa lake. Sa ligawasin. Na isda. Ito ay may kamahalan sanhi po ng walang supply. Walang supply. Ating, dalag. Meron ka bang nakuha ang presyo ng dalag dyan? 19? Bihira ka lang makakita ng dalag na malaking dato to. Kapagkat ito, kung may makita ka man, ay napakamahal. Nung isang araw na bumili tayo ng akala natin ay hindi tayo mapapasubo sapagkat ipinabalota natin ito, ang akala natin ay nasa 150 lamang. Sa magkano, Voice 19? Pero nang i-ano natin ito ay nasa 400 pala. Allah, talagang mahal, Voice 19. Tama ngayon. So ano nangyari? Sabi ko, pass mo na. Yun ang nangyari. Dato to ang big dish na dalag natin dato to. Don't worry, Voice 19. Balikan natin yun. Balikan natin yun. Pero ano na yun, siguro nakuha na yun dato. Nakuha to. Na ba? Ana. So doon na lang siguro sa iba kung gusto mo ng dalag. Ha? Diyan, nasabi natin, pass mo na.
Yung ano, yung big kiss, yung sa atin ay tugan. Ano yung mga sinasabi natin sa katugan. Itong dalag ay makakakuha ka ng 100 hanggang 150 ang bawat big kiss dito dato to. Pantala itong hito na isda ay nasa 70 hanggang 100 ang bawat big kiss nitong hito na isda. Samantala ang gurami ay makakakita ka na ng gurami ngayon ay nasa 50 ang bawat bawat big kiss dato to. Samantala ang pupuyo ay bihira na lang ako makakakita ng pupuyo ngayon dato to. Pag makakita man naman tayo ay yung mga maliliit ay nagkakalaga lamang ng 50 ang bawat big kiss dato to. Samantala ang karpa ay nasa 150 hanggang 300 ang bawat piraso, no? Kasi mabibili mo ito ng tig isa o tig piraso. Pero malaking karpa yan. Malaki masyado yung 300 na halaga po ng ating karpa. Saan ba galing yan? Dahil pag sa Buluan, mukhang wala na dahil pang-export na yun. Opo, parang wala na. Pero yung makakatsamba ka galing sa Kabuntalan, Mother Kabuntalan at sa iba't ibang bahagi ng ating sa Dulawan pala. Ito ay pinanggagalingan minsan dato to. Ayun, yan yung sa iba pang term nilang tarok, ha? Yung tarok or lead up, no? Mm. So yan to ang ating mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Ang ating si Rider Ronda ay saka na lang natin yung pupuntahan sa Lunes na lang, ha? Sa Lunes na lang yung okay, presyo ng prutas natin. Special kasi yung prutas ni Rider Ronda. Magandang magandang umaga na lang sa iyo. Rider Ronda, alam kong napaka-volume or volume na volume ang radyo mo ngayong umaga nito para pakinggan ang 99.0 Voice FM. At siya na rin yung magbibigay ng presyo ng pangunahing, ano bang tawag dyan, yung mga prutas, ha? Presyo ng prutas. Kaya nga hindi na tayo napapagod dado to sapagkat siya na ang mismong nagsasabi sa kanyang mga presyo. Pati nga yung mga kasamahan niya na nagbebenta ng mga prutas, siya na rin ang nagsasabi sa mga presyo ng kanyang mga ibinibenta. So good morning, ha? Kay so, good morning, good morning na lang sa iyo, Rider Ronda. Maraming salamat at baka mamaya ay mapuntahan din. Pasyalan mo lang siya. Kita dyan, no? Voice 19, okay. Apo. So yan, baka mamaya dato to, may ulinigan tayo na pamamaril kagabi na naganap sa May Bilo, malapit sa May Bilo Elementary School. Sige, Voice 19. Kuhanan mo ng dagdag na updates at tama ka sa ating pagbabalik. Maginanaw, ha? Sa maginanaw edition ng ating program. Sige po, mamaya makuha natin ang detalye ng naturang pamamaril ay baka may bahagi rin natin mamaya. So mula dito sa may pamilihang bayan ng Cotabato City, ako po si Voice 9, ang palingkero at hindi palingkero ng Cotabato City, nag-ulat para sa Mapya Mapita, Bang Samuro. Market Live Report! Ang palingkero at hindi palingkero ng lungsod ng Cotabato, si Voice 19, Miranda Sansawi, sa kanyang detalyadong report. Alam po namin na hindi ho dapat magtaka kayo, aming mga kababayan, na bakit ngayon lang ibinibigay yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil alam po namin na halos karamihan sa ating mga kababayan ay mamamalengke mamaya o mamayang hapon, kung kaya't magandang maibigay natin yung mga presyo ng iba't ibang bilihin dyan sa Mega Market para pag punta nyo ay ready na kayong bumili kasabay siyempre nung inyong mga kodigo, dahil alam po namin na dyan nakasulat yung pong inyong gustong bilhin dito ho sa Mega Market. Kung kaya't salamat ang marami kay Voice 19 at binabati rin natin si Voice o di kaya si Rider Ronda at sa iba pang mga tendero at tendera natin dyan sa Mega Market at sa Old Market area. Mga Bangsamoro, talagang lagpas na po tayo ng 9 na minuto sa ating programa. At hindi na rin ho nagparamdam yung ating dalawang kasama, si Voice 11 at Voice 20.
Ibig sabihin nito ay wala mo na silang ibabahaging report sa ating mga kababayang nakikinig sa araw na ito ng Biyernes. But anyway, hopefully by Monday, inshallah ta'ala, ay marinig na natin ang kanilang mga reports. Bago po tayo tuluyang maghiwa-hiwalay pansamantala ay binabati ko po siyempre yung aking may bahay na nakikinig sa oras na ito at siyempre pa sa aming kapitbahay na rin na pagbukas pa lamang ng ating programa dito ay yun na ang ating naririnig na kanilang pinapakinggan. At siyempre pa, sa lahat na ng ating mga kababayan na nakikinig dito sa lungsod ng Cotabato, Ramadan al-Mubarak po sa inyong lahat. At sa Maguindanao Province, gayon din sa North Cotabato na naabot ng ating programa hanggang sa Bukidnon area, Voice 42, ay umabot tayo. At siyempre pa, yung ating mga kababayang at mga kapatid na mga Maranao dyan ho sa may Lanao del Sur. Ay, ninaho natin isa-isa inyong mga municipalities. So maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. At sa maging sa buong mundo na nakatutok ngayon sa pamamagitan ng YouTube live streaming. Sa Dubai, sa Qatar, saan ba ba? Sa Turkey, sa Saudi Arabia, at sa lahat na ho ng nakikinig via YouTube live streaming. And special mention sa ating kasamang si Ustaz Abayajid Kulodan dyan ho sa Maharlika Village sa Taguig City. Nakikinig po sila. Ramadan al-Mubarak. At syempre pa yung ating masugiding tagapakinig dito sa sa malaking establishmento dito sa lungsod ng Cotabato, ang Emanor. Ang Emanor Hotel, yung ating mga guardia dyan, mga kaibigan ni 42, na mga guardia, maraming salamat sa pagtutok ninyo dito po sa News and Public Affairs Program ng DXJC. At hanggang sa araw ng Lunes at abangan ang susunod na bahagi ng ating programa, ang Maguindanao Edition. Kung saan ay si Voice 42 Ersad Dablatip muna ang pansamantalang halili kay Kuya Abel. And get well soon again kay Kuya Abel. Sana ho ay marinig na natin ang kanyang boses sa mga susunod nating programa dito sa Voice FM. Sa ngala ng Albalag Foundation at ng Jamiat Cotabato, gayon din sa ating buting station manager na si Attorney Nasruddin Nas Bangsamoro Talipasan na ang ganda ng awit na ipinatugtog kahapon dito sa ating himpilan. Ang titulo at anon ay Ramadan, ha? So talagang saludo po kami sa iyo, ha? SM Nas Bangsamoro. At siyempre pa, maraming salamat din kay Voice 39 Ebs Abang. Kayon din sa iba pa niya mga kasamahan, sina Voice 10 June Fentes Alon Alhaj. Kayon din kay Voice 09 Jane Victor. Ako po si Voice 13 Tualid Alfonso. Hanggang sa araw po ng Lunes, tayo ho ay magkakarinigan mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating News and Public Affairs Program ng DXJC 99.0 Voice FM. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya mapita bang samoro. Ang tampok na tahanan ng katotohanan, ang bagong bulwagan ng tapat na usapan at balitaan dito sa Cotabato City at sa buong kapuluan, sa Mindanao, sa Bangsamoro, sa Pilipinas at sa buong mundo. 99.0 Prime Radio Cotabato, DXJC Voice FM. Hangad ay kapayapaan at kalayaan para sa lahat.
lumping alumatid ko a lumbunong pambantangan sa bandaga Cotabato sa pulo-pulo lubang Samoro, ingat sa Pilipinas, taman kulang kumadunya. 99.0 Prime Radio Cotabato, DXJC Voice FM. Singani na kalilintad ang dubaya-baya tanulangon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Bangsamoro, so oras tanong sa kunan na sa pulong guli mga minutos iinilampasin sa ikawalo sa mapita. Niya tanong pa muna mga Bangsamoro, kano programa tanong siya sa DXG 99.0 Voice FM mana sumapya mapita Bangsamoro, kano news and public affairs program sa kano Maguindanao na edition. So ingala no Albalag Foundation ndo sugami at Cotabato. So station manager tano mana siya attorney na sa Nasruddin Bangsamoro talipasan. Nando so master control tano mana siya boys 10 dato John Fuentes Alon Alhaz. Nando so technical side tano mana si boys 09 Chen Victor. Nando sa kami tubon mambu si boys 39 dato Abe Abang. So ingala no andang agkalayaman no anchorman no mapiamapita Bangsamoro sa Maguindanao edition. Sa kanimbon mambo ikapapantagan programa director tanu siya sa DXJC 99.0 Voice FM. Mana si Kaka Abel Mastura so kaka no maging siya sa DXJC 99.0 Voice FM. Sa kiso pagali no watanu siya kanu agam Islam. Gagalo makapangintog makapanakam kanu mga balita ataw ka mga katutulan sa baha sa Maguindanaon makapasampay sal kanu no mga tagapadata no siya sa Voice FM. So mga field reporter tanu mangintog manganggay sa mga reportilan sa baha sa Maguindanaon siya sa radio station tanu sa DXDC niya pa mong so pagalin watanu siya kanu agam Islam. Agagalo amad tagapadado makatagapadano sa iganat sa Niaba Akutika taman sa ikasiyaw tanu sa mapita inshallah si Ershad Abdul Latif po at boys Forto. Mga Bangsamoro so niya programa tanu adambon na Niaba so adan lakit lambinin sa mga natamagatagatamanan. Gangangula siya sa Ludo pa Leono Cotabato City. Magitsambo na so mga supag anya ang mga munisipyo. Nando taman sa mga probinsya anya sa Gomadan o Lakitano radio station. Mana so DXGC 99.0 Voice FM. Bago tanong taliman mga lungsod amin siya, mga pagali namin siya, kanong agam Islam, mga Bangsamoro, so mga tagapadatano siya sa Leone Station tanong, naka-ready ataw ka naka-handa mambusilan sa kanong ingay nilang itugilan sa kita, no? Mga katuntulan sa baha sa Maguindanaon, adan na lakit lambinin kanong katamanan na siya sa Ludo pa Leono Del Pata, no? So mga field reporter tano kaginapan na sila naka-standby sa WhatsApp tano kaingenian sa kita no sa mga importante mga katutulan. Bago tano talimansul kanilan pakaanggay mga katutulan sa baha sa Maguindanaon.
Niyamambo sa mga ulo no mga balita ataw ka mga katutulan tanu sa kanunya ba amapita. So, chairman of HN Order sa North Cotabato, pagatulon nilang so guligaw no duaan niya ang Moro Front sa probinsya na North Cotabato. Dua kataw mga mama nasigam sa Mbidaya lugar siya sa North Cotabato. Isa mo nang kinabago kinapanimbak siya sa bandar Minatay kagina magabi. Tuba so mga ulo ataw ka mga ulo no mga katutulan tanong sa baha sa Maguindanao. Saltana na niya subintangan ataw ka tilanduan unto ang mga katutulan sa baha sa Maguindanao. Dua kataw mga mama inasigam sa Mbidaya lugar siya sa North Cotabato. Nasigam so niya ang mga tao sa kanu inadabangan no lumpukan no CIDG na Nuso Highway Patrol Group sa North Cotabato. Isa mama iada na kasunin kinapanagkaw ataw ka karnaping ataw ka kinapanagkaw sa motor sa probinsya na North Cotabato. Nakilala so niya ang suspect na si na Peter Agraviado, 45 laguni umulin na. Nasigam so niya ang mama sa oras sa alas 8 sa mapita. Kano pagkalabananin siya sa Lusa, Kinapawan City. Sa gagalo bangintilanan konso niya amama sa Lusa, Kinapawan City. Particular inya Lusa parang subdivision sa Nataloa City. Si Argabiador na ada na warrant of arrest in Boone sa kaso ni RTC Branch 23 Judge Magnolia Valles Caetano. Adlon nun i bilban magatos ng 80,000 gagalo sa kanin makabiyansa ataw kamawa sa kanin lukan unto ba kaso. No saltana na sigam manama iisa mama adlon nun manam i kaso rape ataw ka kinandadamanya sa isa wata ababay. Nakilala so niya suspect na si Rodrigo Bordona. 35 lagun iumulin. Na siya sa kanina pagalaban sa Michaya pa North Cotabato. So niya dua kataw mga nasigam mga mama. Nakapapantagan na silan sa guna na bilanggo siya sa lockup cell CIDG na North Cotabato. Gagalo di pa muna matun igugunaan unya akaso nagagalo silan kamatuganol no CIDG North Cotabato. Niya pa muna so mga pad mga katutulan tanu mga kabantangan tanu sa baha sa Maguindanao. German Fish and Order sa North Cotabato, pagtiyakapan ataw ka patuganulan sa so ganggula aguligaw no duak-duak-duatiman a murufron sa lalawigan ataw ka probinsya na North Cotabato, particular sa Matalam North Cotabato. Minumbal din sa mga ukita sa so pamunuan ni North Cotabato Board Member Muhammad Kili Antaw, naas kanimbun ikapapantaga na German na Fish and Order sa probinsya na North Cotabato. Pantag kanu di kabagayo no duaan niya mga commander sa munisipyo na Matalam. So niya ba aguligaw na andang din ng balanbun o local government to North Cotabato sa nyanin manan na nakapagayon din sa mga laguna.
Okay, na balitilan so niya dua timan grupo. So dua timan mga commander na may takun sa mana dala silan mas satisfied ataw kadala silan masukul bung kanu inaden mga atulan kanu mga nakaypus anya Laguna. Sebab sa niya na bagantapan na sa dakun into masukul kanu mga nona mga atulan nun so niya mga commander. Tukum ba isababan nakambalingan manan suguligaw kanunya ba adalpa? Sababan manan kinapalagoy ataw kakinambakwit o madakal mga tao kumakalaban siya sa talutiman anya barangay sakup unya ba munisipyo no Matalam? Sabab santo na so mga nakapagawa mga tao lukan ng tuba anadtalo mga barangay na patkataw kundan iminatay lun so niya ba mga bakwita. Gagalo siya sila na sa bakwitaan na adan minatay dua kataw wata na ando dua kataw manan imalo na kaedad ataw kamatuwa din. Niyakon sa bapan kinapatay ataw kakinadsakit niya mga tao. Na sabab ko niya sa mapasang ataw kamayaw agatamanan amit simbol-simbol din agagadamo niya ang mga tao sa kanuntuba evacuation center. Salta na napapaitbon mambu sa katigana so manakapapaitbon mambu sa katigana si Cotabato, North Cotabato board member Kili Antaw nando kapapatagan bun sa kanin German Fish and Order sa North Cotabato. Sa nyanin kadalo sa dua katawan niya to kadwa niya agrupo adi bagayon siya ba sa niya ba probinsya na ipailay ko na ikapya ataw kakasla no niya ba ulan-ulan Ramadan. Nyanin man na so niya ba ulan-ulan ikakalimwa ulan-ulan ipamagangaya ulan-ulan na ikagkapa sabab sa niya kumba iupamanin ulan-ulan abagadatan o Bangsamoro abagagama kanu agamaslam nampasok katigana no opisyal sa North Cotabato. No sa ta mga lungsura mistadyan mga pagalinami sa agamaslam mga Bangsamoro bago tano italo sa mga putpansya ang mga tilanduan o mga katutulan tanong sa baha sa Maguindanaon na taliman tanong muna so mga report ataw ka mga katutulan o mga pagali tanong ataw ka mga takapadat tanong siya sa Luna Station tanong unang tanong tumalima so tutulan ni Boys 19 si Miranda Sansawi kanong mga alaga no first time ataw ka una-una kailangan no mga pagalitan no siya sa kanina sa Mega Market ataw ka siya sa pamamasanan niya sa Cotabato City particular sa Mega Market. So taliman tanong so katuntulan nandun sa mga alaga no bamasan ni Babo no si Papa alin no si Kaka sa makabuka nina sa Saguna Malulom. So yes Voice 19. Hoy assalamualaikum Dato Ersad mapiang mapita. Mapiyama pita, waalaikumsalam, Ramadan Karim. Ramadan al-Mubarak, kanulang-unang unang makikinig sa kita no siya sa 99.0 Voice FM. Sige kami ito dalto, Ersad, na siya ta naman ang kanong kapamarianta no ataw kapagagita no kanong mga alaga no mga pamamasanta no siya sa kanong padianta no sa supermarket ataw kapadian no Bangsamoro siya sa Mega Market ng Bagsakan area. Kaya kami ito dato, Esad, na siya sa kanong bagas na naman na, bagas na naman na manabundang kaginan to, na kagina inid Tagalog mo, nasa guna na iba maginda noon to, no? Waya, brother 19, sabab sa kagina Tagalog, na kinalangon Bangsamoro, upamanin na pakasabot sa Tagalog sa mana kasabot na miyaba sa maginda noon. Mamanin. So, bagas na naman, abalay-balay dato, Esad, na yanin alaga sa gunan na pangganat si kanin sa 45 taman sa 46 ton isa ka kilo kano banay-banay abagas. Kaya na so 7 ton rin yung tigin abagas na yanin mo din alaga sa gunan na 45 isa ka kilo. So M1 SP.
yanin mana na SP niya na special na na M1 na yanin alaga sa guna na 40 unggo isa isa ka kilo. Kaya niya buhog ka no tangila tano ataw ka pangdinig tano dato esan yanin ngala na Angelica ataw ka Angelica bagas yanin alaga na 30 unggo siya isa ka kilo. So mix rice ataw ka pinagsabog pinagsimbol ang bagas na yanin alaga sa guna na na 30 isa ka kilo. So borda gulmanan na 30 unggo siya ataw ka 30 unggo isa ka kilo. Alam mo niya. Waya, brother 19, bago ka tamalos ataw ka manalusan sa reporting kanan ataw ka katutulan kanan. Sabab sa umandapan puasa na napakaanggay ka sa mga update ataw ka mga alaga na bumasansan, ngini mga na-observe ang kalun sa mga kinoma na Ramadamban niya, ngin to damig ka po ataw ka adon mimbaba? Waya, adon na niya suka pada na nasamayan na may papulo dato esad. Anin upaman niya bay banay-banay niya nang go mga sinandoming na dati-dati niya na 40 kotro. 40 kotro bo e sa ka kilo. Nanto pagkakuha ka pa sa 40 kotro e umay sa ka kilo. Ali sa guna niya na mele ng kanan siya sa kanong pamamasanan e yanin man na may papulo sa nakauma sa kanin sa 40 ngulima taman sa 40 kotro e sa ka kilo. Kali man na mga tropila ka ikinagpapulunin dato Ersad. Alhamdulillah. Na itawos ng kayo mga praalagas ang kanantong pangatan ni Babondo si Bapa ka manasalinin din ilabanin ataw katimbanin kamangis ka rin sa market. Asa ka no, bago sa tangila kanina dato Ersad, tigil na Luningning. Luningning. Abay Angelica, Luningning, na mana ingala ng mga malisa ng mga wabi niya ba? So, kita na pamadapang dinig. Nayanin alaga si Luningning Rice niya dato Ersad na nasya sa kanin may palotigyan at tawag ka pandaramat sa alaga nila na tropo at opulong pito isa ka kilo ka no pagas a Luningning. Tamanan ka no NFA na yanin alaga sa guna na tropulo bundan isa ka kilo de yanin manan dato Ersad na nasa kanin papulo no. Ito kung mambo sa Thailand rice, tano, na natropolo bundan isa ka kilo. So M1, ganat sa mitsayap na nayanin alaga sa guna na natropolo ng nam isa ka kilo. So masipag, tano, abagas na patpolo isa ka kilo, dabapolo, na nanatili sa kanyang presyo at tawag ka nagistiri sa kanul kanina alaga, kaya man na patpolo isa ka kilo. So M1 light, na bagas mananaya, na natropolo ng 5 isa ka kilo. Tama lang ka ng mga kwanat ka. No? Siya tanong man lang ka ng pama ng mga sadata ng salagat dato to. At ka dato Ersad na nadabundan bon yanin man na dabalin. Abundan bon balin. Ha? So may ito kung may alaganin sa kanudapan Ramadan sa sagunaan niya Ramadan. Amen. Dagyan da masok ko na magkanutalon. Ano yata man na nantumig kababapan dato to. Ay no po yan. Dati Ersad. Check ka lang ha. Bale, siya sa kano, karni ng mga bumawasanta ng mga sapo na pangayaman na dato Ersad. Na naso, sapo no, apama, nasapo na sapi. Sa guna, so, sapo mo na, dayanin mo na, daanag ka simbolon, kasapo na mong dantanan. So, biraya pa sapo nando ata yan. Biraya ma'am. Nananasya. Yanin alaga sa guna na nasya sa kanin pandalimat sa 240 taman sa 250 isa ka kilo. Siya sa kanubuto at tawag ka na ito anan niya ay adan mong kadagana adan mong din mga sapo ni nanasya sa ma pagkakuha ka sa 240 taman sa 250 isa ka kilo. Papaitan niya bagumbal na pagkabawahan na pagkabaguman sa lugo. Papeta na nayanin alaga na magatos isa ka kilo. Tama nang kanong mga manok tano ha? Sa manok tano niya ayanin man na mga mga maputi na yung mga bumbuli na manok. Nansa imported ataw ka white ringong. Manok tano nayanin alaga na magatos ng 40 isa ka kilo. Tama nang kanong kambing tano niya habi may 40 datos sa medyo 20 kinabapulo kakalan to kinaitya ta. Kayanin alaga binyaban na 280 isa ka kilo.
Bali sa kuna, narihanin din alaga sa kuna na 3 gatos, 1 kilo kano karni, kambing tano, ha? Ya sa kanong mga ulo ng mga manok tano, ha? Ada na niya ulo, ada na niya ay, ada na niya mga atay, ulo ng manok na nayanin alaga na pit, anini ha, 60, 1 kilo. So ayan niya, nayanin alaga na 60 pundan, 1 kilo. Okay, daya mahalan niya, ataw kami siyo, adan kapulunin na naatay na manok, nayanin alaga na magatos ng 60, 1 kilo. Sa kasiya kanunetiv amanok, anasumbali din ha, dato esad, ayanin alaga sa guna na magatos ng 80 isa ka kilo. Kanun niya, ayanin man na sa guna ba niya. So, ito ba, Dato Ersad? Sumala sa datanong sa lagat, nususudas sa tabang, na nandoy nakapre-report tanong sa nakapilagay niya, na medyo bumbadan sa guna, ialaganin. Kagina kami ito, na naubay matalota ang mga balita ta sa kanupresyo ng mga bamamasaan tanong. Okay, dawa bago ko magwakas at tawag mga tao na jalaman ng kumuna bago na so lang pa magkikinag sa supermarket mana si Abu Busema nanggo si Abu Ali nanggo si 15 Adato Lems nanggo si Double Aranan katawan tayo ba magkikinag sa guna anya mapita kapya mapita sa ka Double R magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan. So sa kisuhan tanong sundo sa kanu Agam Islam. So, ika sa pulong ko siya sa kanong Voice FM, Paranda Sansawi, para sa kanong mapiyamat dita, Bang Samuro. O, alaikum salam to ba mga Bang Samuro, so mga alagan o bamamasanta no sana sa Mega Market, sa anto ba so mga alaga no bamasan no sa kita no ang mga Bang Samuro piyapan so nan Bang Samuro bamaparian na sana sa Mega Market na nanto dun ba hataw ka to ba so mga alaga upama adan sana mga Bang Samuro pampanay dun sa upama ni nakabamadyan na upama ni na di dun ma-short sa kanumang giti na kurta sabab sa katawanin dun i mga alaga no bamasanin na sanya ba malulong. Mga Bang Samuro, mananalasang tanong pamunsa ka mga pagsya ang mga katutulan sa baha sa Maguindanaon. Siya inya makukit mo sa kanong mga takapdata no siya sa Liu, no himpilan at Tauke Station tanong. Saan sa linya sila na so mga takapdata no banganggay? Bagitog sila sa mga barapantag ang mga katutulan sa baha sa Maguindanaon. Daw sa ta mga Bang Samuro, so niya ba, so oras tanong na 7:07 inilapasin sa ikawalo sa mapita. Sa ta mga Bang Samuro, kagalo dili pa ka signal, so mga takaplatano siya sa Luno Station tanong na niya sa linya na komunikasyon tanong si Brother Triwan, Brother Badrun Dalimbang sa kanin makaanggaya katudulan sa baha sa Maguindanaon. So katudulan sa baha sa Maguindanaon, isang pesa kita noon o tagapadata no, si Boys Triwan Badrudin Dalimbang. Badrudin Dalimbang, take it away at ijuaran ka. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ando mapiyam mapita mga Bang Samuro. Waalaikumsalam warahmatullahi mapiyamapita. Namaga namis ndao na nam pakasalig tanod din sa Galinwaga so langon nasakupan o autonomous region na in Muslim Mindanao sa kano ulian o kina Birmaya no gobyerno na ARMM ando so pinaka mapulo a kumpanya sa SMC Global Power Corporation. Kano gayno akad na namibirmaya so ulo no Sana Miguel Corporation si Ramon ang ndo so Governor ARMM Mujib Hataman isa na basaran yaon kahanda na maawa so problema sa kano kaubay no kunti ya sa limatiman sakop no region 12 ato siya sa ARMM. Kano ukit kabiyanin mana na kapapadindig sa power plants. Sa waplo na
Amin syukur eh, si Governor Hataman sa kano salig siya nakabun sa kano namba mga yanin mana na salig unto SMC maka sawit loon so negosyo siya sa rehiyon. Salako panloon na bangadun bun sa pamanin na mabag supply na kurente. Apiapan so ata masinabon at abang inyaba abidan siya kano kapapagbag kano kapapagbaguyag sa kano mga yagas o pamulan nando so mga guma siya sa ARMM sa kapapantagan sa maya pangagay pamun at bagitong ampan o ndo makabataw so niyaba planta papadindigan na siya sa rehiyon. Mapakibun siya sa mainland at siya sa mga derpa siya sa probinsya. So, sunya ba mga plano na masla inya tabang at karigalo na talima ng mga nasakupan o ARMM siya inya kano MOU kinabirmaya sa kano gay na akarento mapin sa siya inya natabo kano pinakabarakat ulan-ulan o Ramadan. So namba so katudulan tanong sa basa maginanon, aki susora ikatlupong ita na manudulan wasalam. Wa alaikum salam, tuba so katudulan sa baha sa maginanon, adan lakit lambay ninya mga bangsa muro. Sa kanu kagkapya ataw kagkabagyo no light no ataw kakurenti tanu siya sa rehiyon. Alhamdulillah kagina niya ba sa kita no niya sa bansa niya Pilipinas na nakabilang tanu sa pinakamalubay italguinin i-internet inupama na takapadalo na so daloy ataw kateguin no kurenti. Sukran sa kanuto amapya akatutulan adan lakit lambenin sa kanu kapapagkabagyo no gobyerno no Autonomous and Region in Muslim Mindanao na nroso SMC Power Corporation. Sabap tento, sukran na Brother Badruddin Dalimbang Boys Triwang kanunto mapya katutulan. Salta mga bangsa muro, oras tanong sagunan na patpunggoy siya kaminuto si nilampasin sa alas 8 sa mapita. Bago tanong manalusan mga bangsa muro, kano mga pagtya ang mga katutulan tanong sa baha sa maginanon na niya muna so mga patadam ataw ka mga barapantag katigan. Suara Al-Nur sakau-sakau sa Ramadan 1437 Hijri. The Voice of Al-Nur and welcoming the Holy Month of Ramadan. Makinugo uman magabi, gimana sa alas 8:30, taman sa alas 10:30 sa magabi. Siya sa DXJC 99.0 Voice FM. Makinugo siya ba sa mga international kari ataw ka pababatya sa Quran, Muhadara Islamia, Quranic Competition. Aljan Competition, kanong mga wata ay yanin lagun na lima taman sa 10 lagun. Adambun mga bazar ato ka Ramadan Fair kanon niya ba pakaragyan. So live programa na siya gabaton sa Al-Nur Complex, Sinswat Avenue, Cotabato City. Suara mo Al-Nur, kausakaw sa Ramadan. Bagong balasilan sa tarpaulin printing, signage, billboard, stickers, t-shirt printing, mug printing, button, pin, PVC ID at oka plastic ID, calendar, souvenir program, yearbook, brochure, magazines, resibo, calling card at oka business card, certificate, poster and banner, keychain, risograph, Xerox, ID sling at oka digital sling and ID elimination. Contact nun sa cellphone number 0995293943 no telephone number 0645522994. So, YMCA Printing Press na yalong bamanihala na si Mr. Yakub M. Tahir. Siya numaton sa kanto ng Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao. YMJ Printing Press, kasaligan ang bumapiaso servisyo noon. Voice FM, the new voice of Cotabato. Mga bangsa moro, sa oras tanong saguna na patpong kupat kaminutos, iinilampasin sa alas 8 sa mapita.
Mananalusaan tanu mga Bangsamuro kanong mga katutulan tanu sa baha sa Maguindanaon na. Adan lakit lambay nin sa Gangula Katamanan na siya sa Ludo pa Leono Dalpatano sa Cotabato City. Isa sikat-sikat driver siya sa bandar itinimbak kagina magabi iminatay. Isam nam kaso na kinapanimbag isa sikat driver siya sa bandar kagina magabi sa oras alas 8 sa magabi. Natabuso niya kinapanimbak sa Don Alvilar Street sa Luntod, Cotabato. Gagalukon inya biktima bagang nga pa sa pasayro kanong tuba lugar. Andaw sa kanina pinanimbak na adan ko na si Mo Paglon. Isa mama adala makilala gunanin ko na maubay. So nito biktima na dala din lata na namin ataw kadala din idza. Sa upaman ni na tinimbak din din so nito biktima. So nito biktima na nasugat sa kanin o madakal asad. Kalibri 45 siya sa mbalabalaka nulawasin. So niya biktima ataw kanya nakanggulan na kinilala no kapulisan na si Mokong Adam. 30 lagun iumulin. Isa pagalban ataw ka siya sa kanina pagalban sa barangay Tambak, Sultan Kudarat, Maguindanao. Mapasag ko na so kinapanimbag kanunya ba a biktima? Na nalaguya so suspect ataw ka sunapanggula sa dala matuganul andaw si Mangol. Sampay sa gunaan na panggugunang pamun ataw kapuntuntayang pamuno kapulisan. O ungin isababan inimatay ataw ka initimbak sa nito mama na noon tena isya sa talikuran nito nanggula. Mga Bangsamuro, so oras taro sa gunaan na patunggo 6 kaminutos inilampasin na sa alas 8 sa mapita. Saltana live tanu mambo mailay siya sa YouTube by a YouTube madakil mga pagali tanu pagilay siya sa YouTube siya sa Kalakang Maynila nagatawa nami pagdalaman nami sa kanusamana sa mapya akabamikinagli kanusan siya ta particular sa Taguig Metro Manila. Nando sa kami tubon mambo siya sa ano niya siya sa Dubai. Mapia ka bagilay ataw ka ba makinigay ka brother Mahmud Dalimbang san sa Dubai United Arab Emirates. No salta mga Bangsamuro niya pamunas sa mga katutulan tanu sa baha sa Maguindanao. Malo na gepa si Joel Forte, Chief of Police. No Surala South Cotabato sabab sa labi ataw kanakasot din sa labi 20. I mga tao abuluntaryo kun midsurenda ataw ka initipanayin iginawanin. Siya sa kanunyaba opisina ataw ka pamunuan no police sa Chief of Police no Surala South Cotabato. Mana si Joel Fuerte sa mayatakon sa niya ang mga tao adala kun na. Siya sa lista nilan so upamanin so niya ang mga tao dala ko na siya sa lista niyan ipangilin ataw kabagantingan no niya ang mga kapulisan sa South Cotabato. Okay, daniya ba ipad niya malo kinatakaw na manggiginawa ni 40 na timakaw kundo muna nakasapot ataw ka nakauma kano tanggapan no police station na Surala South Cotabato. So niya mga tao sa mayatakon sa inijurendal niyan iginawa niyan na taman sa pintalo nilan iisa silan sangkot ataw katagapadas silan sa kapagpasa na ando kapanggamit kapagtulag sa inipadsapala niya gamot niya nin mana na shabu. Okay, na sabap sa malgan anyak adang kun inya lakit lambanin
sa malagan niya kapag ko mano kabagagayan no bago a presidente mana si Mayor Davao Rodrigo Duterte na niya kumba ibalitilan sa bapan akalgan ataw kakadakal amid surrender siya sa South Cotabato mga tao ada nalakit lambinin sa kapandagang sa kano ipadsapal agamot. Mapsan to na pagbenya ba upamanin agapagayanan ataw kagapanginam mo mga kapulisan siya sa South Cotabato eh sabab sa kanon niya ba baguan niya presidente malo adan mga bitialanin mamakatiyaga kanon mga miyaba mga tao na niya kumba tiga mga tigi Joel eh sababan piyaso da sa kanulistan yan pangilinilan mga tao na timakodumon initapaneni ni ginawanin sa uway kun na silang kumba ipad kalumpandagan ugeda na sabab sa adan anya adan nakabago pangitaban na ibagam inamin nila na isilan at muladan kanunto galabakan. So oras tanong sa guna mga bangsamuro na 50 kaminutos din inilampasin sa ikawalo sa mapita. Manebo na mga bangsa muroso niya ba mga katutulan tanong sa bahas sa Maguindanon na dapat makaayan ibaguan niya a presidente tanong sa presidente no Pilipinas sabab sa kanukawalaw na ando katagas o kinadalunin sa mga mayaba mga tao adan lakit lambinin sa miyaba agalabukan na nyanin kadalo na mabaloy amatay mabaloy amoyag. So niya ba akatigan ni Digong ataw ka bago anya presidente nana mana natiaga sunya ba mga tao bago tano sumpatan sa mga pad mga tutulan kalimantan muna so katutulan no tagapadatan no mana si boys tunay na hata biluna sa kanin report yes brother tunay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya mapita Bang Samoro. Waalaikumsalam. Ang pangadanan sa kunang mapita sa Islamic Symposium ay alung pangadanan na sa Cotabato City Division sa Lifed at pinanguna ng Cotabato City Division Teachers Employees Association Organization ini ano mga pamamando ang Muslim sa Cotabato City ang badari sa mga principal at sa mga gumagalbag sa division Metro Consuganat sa Alive. So niya pagkaragyan na pagsuporta ng School Division Superintendent Dr. Concepcion Balawag Alhaj doon sa Assistant Superintendent Balik Islam at Edgar Sumapal Alhaj. Ya kahanda kanun niya ang symposium na nandukon kabagal sa kanila na kapamagayon na pamalusan sa tiyang kanu agam Islam kasahumpong nandukon ka isa. At panakahanda kanun niya na nandukon kabagal sa sabot kanu agam Islam. So niya po na symposium na umanlagun po niya mga denan siya kanulan-ulan no Ramadan umanggay na yamat no Cotabato City Division Deep Eda. So muna kayo na yakon na lecture ataw kamuhadir na si sa mga ulama sa ingat si Sheikh Marham Burhan. Magigyalan din ko sa mga kapantag kanusambayang lupad po na din lakit mambay din kanusambayang. Sa akin si Boy Stone para kanu programa Mapya Mapita Bang Samoro nag-report. Wa alaikum salam kanong mga kanunto mapya katudulan adan lakit lambenin sa symposium nando adan lakit lambenin sa kanong kagabagino ka mamulusod jatian o bangsamuro bagagama kanong agam Islam adidibo so ngalinganin amambitiala sa kanunan a symposium na makatukoy sa kanong bangsamuro manuliman kanunan abitya so krang kanunto mapya katudulan kani brother Bois tonight. So oras tanong siya ko na mga bangsamuro na 53 kaminutos inilampasin na sa alas 8 sa mapita. Adan na lakit lambay niya mga lusod datyan mga pagali siya kanong agam Islam. Kano report kaginanto siya sa North Cotabato particular sa munisipyo na Matalam sa sababan niya kinaguligaw ang ibu-ibu ang mga sibilyan sana sa probinsya na North Cotabato sa guligaw o dua niya ang mga muro at commander sa taan na sunyaba ang guligaw na bagapasan
Mambo ni North Cotabato board member Kili Antaw. Si Muhammad Kili Antaw ikagugud kanunyaba a problema. Mangita no Allah Taala sunan aguligaw na matun isababan a kapagayon na nduka kwano umanisa sa kawagibin. Kaya ginandukan nambe sababan adika bagayunanan na umanisa na aden pagtindagan ni na kawagib. Nyabe pagnintano kan Allah Taala sa ingalan o kabangilay no board member o North Cotabato sa kanuukit kapangilay sa kasorba sa kapagayo no dua muro front na matuna insya Allah sa makatapanay so ang gagesa akawagib sa bapan kapagkaguligaw no madakal ang mga tao. No setanan adan na lakit tambinin nanawagan bun ataw ka napapit po na sa bitiala si board member Kili Antaw sa kanunya ba as abang samuro baga kama kanung agam Islam na telenandan inya ganggula ataw ka guligaw sa niya ba lugar labi-labi kunda na tigi Kili Antaw board member North Cotabato sa ulan-ulan na niya ulan-ulan ipagkakalimua nyanin man ha na su ulan-ulan no Ramadan na. So ingalan boy shape mambo napadapanaya sa sukur-sukur sa kanunya kapangilay sa kanu kapagugug kapag kapanggugod sa kanu dili bagayunan anya no dua muro front seta na padandan tano. So ulan-ulan no Ramadan siya sa kanu mga galabakan tano siya kanu mga pusong tano na ndo ipadanda tano mga bangsa muro so kagkakalimua. Sabab sa ulan-ulan na Ramadan sa guna, ulan-ulan na iba magampuna, ulan-ulan na ipagkakalimwa, ulan-ulan na iba ngarap yukan Allah Ta'ala, ulan-ulan na iba ngalitan yukan Allah Ta'ala sa nganing-nganin agalin yan tanong. Siapa mga bangsa muro adan na laki lambay nini sa kina Jorendal atau ka kinatapaninilan ania sa nakautsot sa labi 20 kataw mga tao sangkot atau ka adan na laki lambay nilan sa kapupamanin kapandagang ania sa Nogat dan Ipatsapal anyanin manana illegal drugs particular isyabun ania ba ang mga tao na malukun na nagepas so mga otoridad siya sa niya ba probinsya kapiakun na so dala sa listan yan panuntulan yan panugitukan yan ang mga tao na timakokun na muna makasapot sa initapanin nilan so ginawa nilan na sa silan pandagang santuba na daluan to ay pagsapal o gaid na napadalanan nilan kundan into ba agarapkan. Adi di bumatatap sa kanudal patan usul ang ulangun o may tuba. Adan lakit lambinin may tuba agalabkan na tumapanay din ataw kapiyadi din tumapanay. O gaya na ipailay din din siya sa ginawanin. Siya kanukadanan iupamanin na kayaan sa kanin. Kadama payag din ang tuba agalabkan na mapakaibon at talanan din sa di din sa kanin na magikrar. Mga abang samuroso, oras tanong sagunaan na 58 minutos inilampasin sa alas 8 sa mapita. So niya kumba manan aguligaw siya sa nadaluan niya sa report siya sa North Cotabato na patkataw kundan iminatay. Sababan inyan no madakal komplikasyon gatamanan ataw ka sitwasyon o mga tao niya siya sa North Cotabato particular sa munisipyo na Matalam sa sumangataw kun nakambakwit sa kanunya ba alugar malo pa ko kitsila na sa mapasang ataw ka mayaw gatamanan sana sa evacuation center sa Mayatakon sa nakasot din sa patkataw iminatay adwa kataw mga wata na andudwa kataw manan mga tua iminatay sa kanunamba sa evacuation center
sa mapangkunin to sa madakal at simbol-simbol agagdama amayaw. Niaba ipada akapikina panawag o niya opisyal sa Telenandan Sunan Galabkan na andosalta na minambal din sa kanin sa mga sangkad ukit ikasolba na ando ikatelen na sa kanunamba agatamanan. Ando sa takon na pangilin kun unya ba opisyal e makanggaya so kawagi o umaysa sa maya takon sa umengka sa babaan na upamanin kapagayo nun niya Muro Front. Mga Bangsamuro, sa kaminutos bu inasama sa oras tanun nagagalumanan ang mga makapagtawa no sa kanu programa tanu Anusian Public Affairs Program siya sa DXJC 99.0 Voice FM kanu magindanaw na edition kanu mapiamapita Bangsamuro. So ingala no Albala Foundation nandoso jamia ta kutawato nandoso pakatatayan tano a presidente no jamia mana si Sheikh Shahada Sindato nando mambuso vice president mana si Abu Huraira Jalab nasa kametubon mambuso station manager tano so HM tano a singer mana si Sir Nasruddin Bangsamuro Talifasan nando sa kami tubon mambuso executive producer tano mana si Doc Noruddin Salam nando sa programa director tano andang aggalayaman no sa kanin irregular anchor no mapiamapita Bangsamuro kanu Maguindanao na edition na so ingala no master control tano si mana si Dato Alon Fuentes Alhadz Voice Zero na Luso Voice Zero 9 Dato Jen Victor Voice 39 Ebs Abang so ingala no mga nakanggay sa kanilin na report siya kanilin ba amapita si Voice 29 na Hata Bilun si Voice 31 Badrudin Dalimbang si Boys 19 Miranda Sansawi kanu mga alaga no bamamasansan sa padyana. So ingala no regular anchor mapiamapita Bangsamuro. Singani ito Alid Alfonso. Si Kuya Abel Mastura. Sa kipamon so sulod pagalino siya kanu agam. Agagaluan na tagaprano kanu niya ba a programa mana sumapiamapita Bangsamuro. Ya pamon so pagalino sulod siya kanu agam Islam agagalu apaka pagkataw sa kanu so Boys 42 Ershad Abdulatif pagkataw sa kanu sa gagalu sa Ramadan Karim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.